Hi, may hapon sa tanan, no? Ako pangalan na Ice Queen, so taga Davao mi. I am a born again Christian and actually wala gina hog plan sa akong sister nga mo anhi din hi a nalang may dinaan, nadunggal na mo ang preaching. So, I would like to share lang good no is, I'm not against how ang silang gina-speak or gina-share, but I believe na it's not about religion ang gipakamatyan bitaw sa Ginoo. Whether you are Catholic, whether you are a Baptist, you are Pentecostal, you are saksi of Jehovah, dili na mo ang gipakamatyan ni Jesus. Amen? It is not by religion why you have been saved. Kailangan na siya masabtan sa matag-usa nga, uy, pag dinhi ko sa Catholic, ma-save jud ko. Pag dinhi ko sa Baptist, ma-save jud ko. Pag dinhi ko sa Pentecostal, ma-save jud ko. Kaya sige ngon sa scripture, in John 3:16, the scripture says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Wala ganyan dito nga. For God so loved the world that whoever becomes a Catholic, that whoever becomes a Baptist, that whoever becomes a Pentecostal will be saved. But ang ganyan dito, whoever accepts and believes His Son shall be saved and have eternal life. Wala ganyan sa Ginoo. That's why it's useless nga mag-naabit yung argument when it comes to words sa Ginoo. It becomes useless bitong nga nung awayan ang Bible, ang truth, because there is only one truth. Jesus is the only one truth because Jesus is the way, the truth, and the life. Diba? Lakpak din ang mga... Dili tungod. It's not by our works why we are saved, why go follow to sa law, but it is about our faith in Jesus alone. Ay nagpasa sa akin na isang link sa Messenger na patungkol itong isang babae na nagngangalang Queen. Hello Ate Queen, kung nanonood ka man ngayon, no, from Davao City. Napanood ko yung video mo sa social media na itanong nila sa akin kung ano daw ang maisasagot ko doon. And you mentioned Ate Queen that you are a born again Christian. Magpapakilala po din ako sa aking sarili, ako po si Brad James Consensino. Sabi mo taga Davao ka, taga Davao po rin ako. Ngayon, pero nandito pa ako sa Manila. Pero babalik ako ng Davao ngayong August 16. No, if ever you can see me sa San Pedro Plaza, wala naman akong sinabing makipagkita ako sa iyo. Kung makikita mo lang naman ako sa San Pedro Plaza, kasi every Sunday naman ako nandiyan, don't hesitate, no, na lapitan ako kasi I am an open person. No, we can have a dialogue patungkol sa iyong pananampalataya at patungkol sa aking pananampalataya. Ako po ay isang dating born again Christian na ngayon isa'y naging Katoliko na. Kaya po, nung nakita ko yung video mo, dahil ipinasa sa akin ng mga friends ko sa Facebook, pinanood ko at inobserve ko yung mga banat mo. Talagang kung yung isang tao na walang alam sa Biblia, o kahit man lang sa pananampalatayang Katoliko, talagang mapapaniwala mo. Ito lang kapatid. Una, gusto ko lang ikunin yung point mo. Na number one, sabi mo, hindi relihiyon ang tinubos ni Kristo sa kanyang dugo o sa kanyang buhay. Kung sa Bisaya pa, dili ang reliyon ang gipakamatya ni Kristo. Pangalawang ginamit mong argumento, ginamit mo ang isang bersikulo na palagi ko rin ginagamit dati as a former born again Christian. Pangalawa, ginamit mo yung tinatawag nating John chapter 3 verse 16. Okay? Ang sinabi doon, whoever believes for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. No, ginamit mo kaagad yung, in-explain mo kaagad yung John chapter 3 verse 16 na sinabi mo na si Christ, kung na napakalino ang sinabi doon, whoever believes in Him. Wala namang sinabi doon na whoever become a Protestant, whoever become a Catholic, whoever become a Jehovah's Witnesses, whoever become Pentecostal, shall not perish but have everlasting life. Napakalinaw nung sinabi mo doon. Okay, so ibig sabihin, believe lang, pananampalataya lang ang ating kinakailangan upang tayo'y maligtas. Yan ang pagkaka-explain mo sa John chapter 3 verse 16. Dito naman tayo sa pangatlong reason mo na that Jesus is the truth. Ginamit mo yung John chapter 14 verse 16. I am the way, and I am the truth, and I am the life. Ngayon kapatid na Queen, sasagutin po kita dito ngayon sa iyong mga banat, okay? Kasi ako po dati po kung born again. Alam ko po yung mga banat mo, alam ko po yung mga argumento mo dahil ginamit ko din yan dati nung ako pa'y isang born again. Pero nakita ko ang katotohanan na talagang itong argumento ko bilang isang born again, lalo na yung ginagamit mo ngayon,
talagang walang pundasyon sa Biblia. And very illogical. Bakit? Una, sasagutin na kita. Una, sinabi mo, hindi relihiyon ang makakapagligtas at hindi relihiyon ang mag-matter sa iyong kaligtasan. At inamin mo kanina, kapatid na Queen, na ikay isang born-again Christian. Tama? Diba? You cannot deny it because nasa video, sinabi mo, I am a born-again Christian. Nagpakilala ka sa iyong pangalan at pinakilala mo din yung iglesia o yung simbahan o yung sekta na inaniban mo. Ngayon, dito ako titira sa iyo. Sabi mo, hindi relihiyon ang mag-matter sa kaligtasan, kundi pananampalataya, no? Si Kristo lamang ang mag-matter sa ating tinatawag na kaligtasan. Ngayon, inamin mo na ikaw isang born-again Christian. Isa lang ang tanong ko sa iyo, kapatid na Queen. Very simple question lang ito na kahit ang kinder makakasagot. Kung walang kaligtasan ang relihiyon, o hindi naman pala basihan ang relihiyon sa kaligtasan, at hindi naman pala relihiyon ang tinubos ni Kristo, ano pa ang ginagawa mo dyan sa born-again Christian? Diba? Sounds logical. Sabi mo, hindi relihiyon ang tinubos ni Kristo. Ikaw may sabi niyon, kapatid, hindi relihiyon ang tinubos ni Kristo sa kanyang buhay. Ngayon, kung hindi pala relihiyon ang tinubos ni Kristo sa kanyang buhay, ano ang ginagawa mo ngayon dyan sa born-again Christian? Kung ang born-again Christian ay hindi pala tinubos ni Kristo sa kanyang buhay, bakit ka pa umanib dyan? Bakit ka pa nagsisimba dyan? Bakit ka pa nang re-recruit ng mga Katoliko patungo dyan sa inyong relihiyon na born-again Christian? Kung hindi naman pala tinubos ni Kristo ang mga relihiyon. Nakuha mo yung point ko, kapatid na Queen? Sana makuha mo ang point ko na sinasabi, natatamaan ka lang sa sarili mong statement na sinasabi mo, walang relihiyon ang tinubos ni Kristo. E di ngayon, anong ginawa mo dyan sa born-again Christian? Eh, relihiyon din yan eh. Sekta din yan. O ngayon, anong ginagawa mo dyan? O same as sa Jehovah's Witnesses, kung hindi makakapagligtas ang Jehovah's Witnesses, tapos lilipat ka sa Jehovah's Witnesses, anong ginawa mo doon? Hindi naman pala yun makakapagligtas. Nakuha mo yung point ko? At sinabi mo kanina, hindi relihiyon ang tinubos ni Kristo, o hindi yung iglesia o yung simbahan ang tinubos ni Kristo. Kapatid na Queen, ewan ko ba kung talagang nabasa mo na ang buong Biblia. Kasi ako po, dati akong Protestante, dati akong born again Christian, na ako'y isang naging Katoliko na ngayon, nabasa ko na po ang Biblia 5 times. Genesis up to Revelation. Paulit-ulit yan sa aming tinatawag na devotional. O, alam mo ano ang devotional. Kasi napapansin ko sa video mo, very confident kang magsalita. Ibig sabihin, mataas ang experience mo sa evangelization. Ngayon, tingnan natin. Dahil mataas ang experience mo sa evangelization, maitanong ko lang sa iyo kung talagang nabasa mo na ba ang buong Biblia? At bakit mo nasabi na hindi relihiyon ang tinubos ng ating Panginoong Hesus? Kasi kung nabasa mo na ang buong Biblia, kapatid na Queen, hindi mo po yan masasabi na hindi relihiyon ang tinubos o hindi tinubos ni Kristo ang relihiyon sa kanyang dugo. Bakit? Babasahin ko tong Gawa, Kabanata 20, versikulo 28. O kung sa Bisaya, Buhat, Kapitulo 20, versikulo 28. O kung sa English naman, Acts chapter 20, verse 28. Pero babasahin ko po ang talata na ito sa Tagalog. Okay? Babasahin ko po ang Acts chapter 20, verse 28. Napakalinaw po ng sinabi nito, kapatid na Queen. Makinig ka po. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo na inyong pangasiwa. Pangalagaan ninyo. Ah, makinig ka? Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Napakalinaw pala, kapatid na Queen, na sinabi ng Biblia na ang iglesia ng Diyos ang kanya na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Tapos sinabi mo kanina, hindi, kung sa Bisaya pa, wala gipakamat dyan ang relihiyon. O kung sa Tagalog, hindi tinubos ang relihiyon sa kanyang dugo o sa kanyang buhay. O bakit sinabi dito sa Acts chapter 20 verse 28 na ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak? Kaya nga naitanong ko kung nabasa mo na ba ang buong Biblia. Kasi kung nabasa mo na ang buong Biblia, hindi mo talaga yun masabi, kapatid na Queen. Okay? Pangatlong argumento mo. Una, sinabi mo, hindi ang relihiyon ang tinubos ni Kristo.
at hindi ang relihiyon ang makakapagligtas. Dito naman tayo sa pangatlong argumento mo. Ginamit mo yung talatang John chapter 14 verse 16, kapatid. At alam ko po anong nakalagay doon. Sinabi doon, Jesus is the way, no? The truth and the life. No man comes to the Father except through him. Hindi ka ma si Kristo ang daan, si Kristo ang buhay, at si Kristo ang katotohanan. Hindi ka makakapunta sa Ama kung hindi ka dadaan sa Kanya. Kaya po kapatid na Queen, yun ang sinasabi ko, tanong ko na naman, nabasa mo na ba ang buong Biblia? Yes, Jesus is the truth. But we do not also accept na sinasabi mo lang, si Kristo lang ang katotohanan. Bakit? Kung sa titignan natin dito sa Biblia, kung binasa mo na po ang buong Biblia, kapatid na Queen, ang dami pong katotohanan. Ha? Babasahin ito, ate. Bigyan kita ng example. Sinabi mo, Jesus is the way, Jesus is the truth, and Jesus is the life. Sinabi, only Jesus is the truth. Mali po. Bakit? Ang binasa mo, John chapter 14, verse 6. Babasahin ko na naman ang John chapter 17, verse 17. Same verse, same book, but magkaibang chapter and verses. Si kanina, binasa mo, John chapter 14, verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. And Jesus only is the truth. Si pang-ibig sabihin, hindi na tayo kailangan ng kung ano-ano pa kasi si Kristo lamang katotohanan. Dito naman tayo sa John chapter 17, verse 17. Ito, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Oh, ang katotohanan naman, salita. Kanina si Kristo ang katotohanan, ngayon salita na naman. So, ang daming katotohanan. Meron pa akong isa na sinasabi mong, akala mo si Kristo lang talaga ang katotohanan. Di basahin natin ang unang Timoteo kabanata 3 versikulo 15. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Anong sinabi po dito, kapatid? Upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay. Sa iglesia, iglesia, yung simbahan na haligi at saligan ng katotohanan. So ang iglesia pala ay haligi at saligan ng katotohanan. Sabi mo si Kristo lang ngayon, iglesia naman ang haligi at suhay ng katotohanan. So ibig sabihin, yes, hindi po namin ni-reject na si Kristo ay katotohanan, tama lang 'yan. Pero kung sinabing only truth, meron pong truth po, sabi po dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, na ang iglesia ang haligi, no? At saliga ng katotohanan. The foundation of the truth is the church. Kaya po kinakailangan yung simbahan. Yes, si Kristo po ay tinatawag nating truth. Pero huwag po natin kalimutan na si Kristo po ay ulo ng kanyang iglesia. Kung babasahin po natin ang Ephesians chapter 5 verse 23. Kaya nga sabi ko sa iyo, Ate Queen, nabasa mo na ba ang buong Biblia? Kasi kapag nabasa mo ang buong Biblia, hindi ganyan ang pagkakasabi mo sa iyong statement na walang relihiyon na makakapagligtas. Ito, sagot ko rin to sa iyo na walang relihiyon na makakapagligtas. Tingnan natin, kapatid na Queen. Sinabi mo, hindi daw relihiyon ang tinubos ng ating Panginoong Hesus. Babasahin ko naman ang Ephesians chapter 5 verse 23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. So ano daw si Kristo? Ulo ng iglesia, at ang iglesia ang kanyang katawan, at siya ang magiging tagapagligtas nito. Si Kristo pala ang tagapagligtas ng kanyang iglesia, ng kanyang simbahan. Tapos sinasabi mo ang simbahan hindi makakapagligtas, that is an insult to Christ. Insulto po yan sa ating Panginoong Hesus na sinasabi mo ang relihiyon o ang simbahan ay hindi makakapagligtas. Napagkat nang sinabi sa Biblia na ang iglesia ay ang kanyang katawan at siya ang magiging tagapagligtas nito. O diba nakita mo, kapatid na Queen? Ang tanong po dyan, kapatid na Queen, ano pong iglesia ang tinutukoy dito sa Biblia? Kapag nakita tayo, itatapik ko yan mismo sa iyo, one-on-one. Kaya buksan mo lang yung isipan mo and have a blessed day. Wag ka pong maging close-minded, be open-minded. At balang araw, kapag bukas ang isipan mo at sundin mo ang kalooban ng banal na Espiritu, magiging katulad ka rin. Magiging katulad
ka rin sa akin na isa'y dating born again Christian, inborn, at ngayon isa'y naging Katoliko na. God bless you, for God and for the Church. One CFD.